ba tayo magpenitensya? Bakit nga ba tayo nag-aayuno? At ano nga ba ang mga tradisyong madalas nating gawin kapag Biyernes Santo? Yan po ang ibabahagi ko sa inyo sa vlog na ito. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes at espesyal po ang araw na ito dahil it's not just any Friday, it's Good Friday. Araw po ngayon ng Biyernes Santo. Banalang araw na ito dahil ginugunita natin, inaalala natin yung naging sakripisyo at pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. So marami pong mga activities usually na ginagawa ngayong araw at ibabahagi ko po sa inyo bilang isang dating katekista at isang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko kung ano ba yung mga usual na ginagawa natin kapag panahon o araw ng Biyernes Santo. Marami tayong mga kinagisnang tradisyon at paniniwala. Isa na dyan ay yung penitensya tuwing araw ng Biyernes Santo. Kanina nga pong umaga ay maaga din akong nagising para personal ko din makita at mapanood yung mga nagsasagawa ng penitensya ngayong taon. So, ang penitensya usually, ito yung ginagawa nila, yung paghahampas sa sarili, parang nilalatigo nila yung sarili nila. At naglalakad sila, umiikot sila, nagpo-prosesyon sila, and then pumupunta sila sa simbahan para magdasal. At pagkatapos nito ay tumutuloy sila sa may agos, sa ilog, para naman maligo at maghugas. Marami po sa mga nagsasagawa ng ganitong klase ng penitensya, sila ay naniniwala na ito ay nakapagbabawas ng kanilang kasalanan. Ito ay yung kanilang pagpapakita ng kanilang pagsisisi at the same time ay parang nag-i-intercede sila para sa ibang tao. Inaako nila at ipinagdarasal nila yung kanilang mga kapamilya, mga mahal sa buhay para maiwasan ang pagdapo ng sakit o anumang sakuna o kamalasan sa kanilang mga pamilya. Yan po usually yung mga paniniwala. Pero alam niyo po ba, ito po, iklaro lang po natin na ito pong ginagawang ganitong klaseng pagpipinitensya, yung sinasaktan yung sarili, yung pinapalo yung likod, ay hindi po ito in-encourage ng ating simbahan. Sa katunayan po ay naglabas ang Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP ng isang letter noon pa, at alam ko taon-taon din nila itong ipinapaalala na hindi po in-encourage ng simbahan ang ganitong uri ng penitensya. Ang itinuturo po ng ating simbahan ay tayo po ay naligtas na. Sapat na ang ginawang pagsasakripisyo at pagkamatay ni Jesus sa krus upang tayo ay maligtas. Ang tunay po na kahulugan ng penitensya ay ang penitensya ng ating mga puso. Yung ating tunay na pagsisisi, yung ating intim na pananalangin at pagsisisi sa ating mga kasalanan at yung ating pagsisikap na ituwid yung ating pamumuhay at hindi na gumawa pa ng mali o ng kasalanan. So yun po ang tunay na kahulugan ng penitensya. Ngayon man, sabi ko nga po, bakit ito ay ginagawa pa rin ng karamihan sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Dahil po sa tradisyon, dahil ito po ay nakaugalian. At ako po personally, I respect their belief. Kung sila po ay naniniwala na itong kanilang ginagawang pagpipinitensya ay mas nakakatulong upang mas mapalapit sila sa ating Panginoon, and then wala pong mali sa kanilang ginagawa. Hindi po natin sila dapat husgahan, pagtawanan, libakin, o katakutan. Dahil hindi naman po natin nakikita kung ano yung nasa kanilang mga puso. Ngayon man, siguro po ito ay isang magandang paalala para sa ating lahat na lahat ng ating mga ginagawang penitensya o pagsasakripisyo, ito po ay magiging hungkag or empty kung hindi po natin ito lalakipan ng taimtim na pananalangin. Dapat po yung ating ginagawang penitensya ay mayroong kaakibat talaga na pagdarasal at the same time ay nagkakaroon tayo ng transformation, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay, pagbabago for the better. Dito natin masasabi na yung ginawa nating penitensya o yung ginawa nating sakripisyo ay talagang may kabuluhan.
at talagang inialay natin sa ating Panginoon. Isa pa sa madalas nating gawin kapag panahon ng Biyernes Santo ay yung pag-aayuno, abstinence, at fasting. So ako po personally, ginagawa ko po rin yon every Friday, especially kapag Good Friday, yung hindi po pagkain ng karne. At sa iba nga, ang kanilang recommendation ay yung one full meal lang ngayong araw ng Biyernes Santo. Pero ito naman po ay meron ding paalala dahil kung halimbawa tayo ay may sakit, alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya yung hindi kumain, hindi po mahigpit ang simbahan tungkol dito. Pwede din po natin gawin ito sa pamamagitan ng ibang bagay. Halimbawa nga ay yung instead of pag-aayuno sa pagkain, ay pwede tayo mag-ayuno sa social media. Kung tayo ay madalas na nabababa tayo sa Facebook, sa TikTok, o sa iba pang social media platforms, ito yung magandang panahon para medyo dumistansya tayo sa ganitong mga bagay para mas makapag-focus tayo sa ating pananalangin at sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. So, yun po, pag-aayuno. Sa akin po ay ang fasting, ginagawa natin ito na meron din katulad ng sinabi ko kanina, baliwala yung fasting kung hindi ka nagdarasal. Baliwala yung fasting kung hindi ka nagbibigay sa charity. Baliwala yung fasting kung wala itong kaakibat na transformation sa iyong sarili. So ano paman po yung ginagawa natin ngayong araw ng Biyernes Santo o ngayong buong Holy Week, ano pa man yung mga ginagawa natin, kailangan ito ay palagi nating lakipan ng pagdarasal at kailangan ito ay nagmumula sa puso. Yung talagang inaalay natin yung lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon. Isa pa sa madalas gawin kapag Biyernes Santo ay ang Stations of the Cross o yung Daan ng Krus. So, ang ginagawa naman po dito, merong prosesyon and then meron tayong mga istasyon. So, 14 stations po yun. At sa bawat istasyon ay titigil po yung mga nagpo-prosesyon para pakinggan yung banal na salita ng Diyos. So, meron pong gospel reading. At the same time, ay susundan po ito ng pananalangin. At luluhod po ang mga nagpo-prosesyon para panggitin yung mga salitang sinasamba at pinupuri ka namin o Panginoong Hesukristo sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay niligtas mo ang mundo. Mahalaga rin po yung pagsasagawa ng Stations of the Cross dahil dito ay yung nakikiisa po tayo sa naging paglalakbay ni Jesus habang pasan-pasan niya yung krus hanggang dun sa kanyang kamatayan at pagkapako sa krus. So, nandun tayo. Yun yung kagandahan naman ng activity na to na Stations of the Cross. At ginagawa pa rin po ito ng karamihan sa atin. So, kung hindi man po natin ito magawa na makiisa tayo sa prosesyon, actually, kahit po sa ating mga sa sarili nating mga tahanan, pwede po nating gawin itong Stations of the Cross. Pagkatapos ng Stations of the Cross, ang isa pa sa madalas gawin kapag Biyernes Santo ay ang pagninilay sa pitong huling wika ng ating Panginoon o yung 7 last words ni Jesus. So, since high school po ay madalas na po akong maimbitahan at ma-assign bilang isa sa mga magbibigay ng reflection o pagninilay dun sa isa sa pitong huling wika. So, hindi ko na po siya iisa-isahin pa po sa inyo ngayon dahil medyo mahaba. Maybe that will be for a different vlog in the future po. Pero, I invite you na sana po ngayong araw, within the day, ay muli po mabalikan natin ano ba itong pitong huling wika at magkaroon din tayo ng reflection sa ating mga sarili. I-connect natin yung pitong huling wika sa ating mga nararanasan sa ngayon at paano ito makaka-inspire sa atin para mas mapalalim pa rin natin, mas mapalago natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos po nung 7 last words, ay gagawin naman yung pagdiriwang ng pagpapakasakit ng ating Panginoon, pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos, at pagpaparangal sa krus na banal. So, mga bandang alas 3 na po yun ng hapon ginagawa. So, ito po ay hindi misa. So, isang trivia po, I'm sure alam po ito ng aking mga kapwa-katoliko.
meron po tayong isang araw sa buong isang taon na hindi tayo nagdiriwang ng banal na misa. At ito nga po yung Biyernes Santo. So yung ginagawa natin na pagdiriwang kapag Biyernes Santo, hindi po siya misa dahil wala po siyang liturgy of the Eucharist. So ang ginagawa lang po natin dito ay yung liturgy of the word at yun yung pagpaparangal sa krus na banal. So, nagkakaroon pa rin po dito ng communion or yung banal na pakikinabang, pero yung tinatanggap po natin dito na Eucharist, ito po yung nabasbasan na the night before. Diba, nagkaroon po tayo ng evening mass of the Lord's Supper. Sa Huwebes Santo, nagkakaroon po tayo ng misa ng huling hapunan. Marami po na silang binabasbasang ostya noon dahil yun nga po yung gagamitin for Good Friday. So, wala pong liturgy of the Eucharist kapag Good Friday. Yan, isang trivia po yan. Pagkatapos nga po nito ay ang mga mananampalataya ay uuwi na sa kani-kanilang mga tahanan para doon naman ipagpatuloy yung kanilang pananalangin, pagtitika, at pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ako po, lumaki po ako na talagang pag Biyernes Santo, kami ni Mami ay bahay at simbahan lang. So, yun po yung aming naging paniniwala talaga na ito lang, isang araw lang sa buong isang taon na tayo ay hinahamon at tinatawag na tumahimik naman at magnilay, magdasal, magtika. Ito yung panahon na talagang itry natin talaga na yung focus natin ay para lang sa Kanya. Ibigay natin para sa ating Panginoon. Ito ay bilang pasasalamat sa kanyang ginawang sakripisyo para sa ating lahat. Ito ay bilang pasasalamat dun sa kanyang ipinakitang pagmamahal sa atin. Pagmamahal na ipinakita niya nang siya ay ipako at mamatay sa krus. Ako po, naniniwala ako personally na ang simbolo ng pag-ibig ay hindi lamang puso. Ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay ang krus ni Jesus. Dahil sa krus, ipinakita sa atin ni Jesus kung gaano niya tayo kamahal. Ang krus ay nagpapaalala sa atin na meron tayong isang Diyos na handang mag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya naman sa huli po ay hayaan po ninyong alayan po kayo ng isang maikling awit na magpapaalala sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Panalangin na tayo ay ingatan, gabayan, at pagpalain ng ating Panginoon. Have a blessed and meaningful Good Friday po sa ating lahat.
That's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kaLEYAan ka. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!